Halos 2 milyong Pinoy na nawala ng trabaho dahil sa pandemic ang nakahanap na ng trabaho o nakabalik na sa dating trabaho. Pero yung ilang pong nakakabangon na sana, apektado naman ng mag-ECQ uli sa NCR Plus. Balitang hatid ni Rida Reyes. Nawalan ba kayo ng trabaho? Opo, sir. Dating lady guard si Lani Pinuay. Dito niya kinukuha ang pantustos sa kanyang mag-anak. Pero nang nagka-pandemic, kabilang siya sa mga na-lay off nang magbawas ng operasyon ang pinagtatrabahuhan. Sa ngayon, nagtitinda muna si Lani ng uling at cellphone load habang wala pa ulit mapapasukan. Sa ngayon ba nag-a-apply kayo ng ngayon? Hindi pa po sir kasi wala na po, na-expire na po yung license ko eh. Humigit kumulang 4.5 milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho sa kasagsagan ng pandemic noong nakaraang taon. Kasabay ng unti-unting pagluwag ng quarantine restrictions, marami ang nakabalik na sa trabaho o negosyo. Sa datos ng Department of Labor and Employment para sa buwan ng Pebrero, aabot sa 2.1 milyong Pilipinong manggagawa ang nagpahayag ng kagustuhang makabalik sa labor market. 1.9 milyon ang tagumpay na nakahanap ng trabaho o nakabalik sa dating trabaho. Aabot din sa 15% o katumbas ng 150,000 na maliliit na negosyo ang napilitang muling magsara. ECQ tayo muli dito sa NCR Plus Bubble. So it really affected workers. Almost 8,000-9,000 per week yung namomonitor natin na displacement. Sa ilalim ng National Employment Recovery Strategy o Task Force Nurse ng gobyerno, bubuo ng mga polisiya para mabilis na makabangon ang employment at business sector sa gitna ng pandemya. 1.14 trillion pesos ang ilalaan na inaasang makatutulong sa nasa 1.4 milyong Pilipinong manggagawa at mga maliliit na negosyante. Sa mga overseas Filipino worker namang nawala ng trabaho, may nakahandang skills training ang TESDA. Kung hindi makahahanap ng trabaho, kung babagay sa kanila, sabi ng DTI, pwedeng magtayo ng maliit na negosyo. Mas malaki ang kanilang kinita nung sila po ay naging mga negosyante na po. No? Payo ng dole sa mga naghahanap ng trabaho, makibahagi sa mga job fair gaya ng kanilang inoorganisa ngayong May 1 kasabay ng Labor Day. Online naman ang registration para rito. Rida Reyes, GMA News.